ang pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki bilang mga pari. 29 na kabanata. Ito ang gagawin mo sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampaalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo at manipis na tinapay na pinahiran ng langis. Pagkatapos ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin kasama ang batang toro at 2 lalaking tupa. Dadalhin mo sa may pintuan ng toldang tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at papaliguin mo sila. Pagkatapos ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipasuot mo sa ulo niya ang turban at ikabit sa harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. Italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon, at ordinahan din sila. Magiging pari sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahan mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng toldang tipanan at ipapatong ni Aaron at ng mga anak niya ang kamay nila sa ulo ng toro. Pagkatapos katayin ang baka sa presensya ng Panginoon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. Pagkatapos kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato, pati na ang mga taba nito, at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bituka nito sa labas ng kampo bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos kunin mo ang isa sa lalaking tupa at ipatong mo ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito at iwisik ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ang mga lamang loob at paa. Ipunin mo ito pati ang ulo at ang iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na sinusunog para sa akin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos kunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo at ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya at sa mga kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwiwisik ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, maitatalaga si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang mga damit nila. Pagkatapos, kunin ninyo ang taba ng tupa, ang matabang buntot, at ang lahat ng taba sa lamang loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at ang kanang hita. Ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na ihahandog para sa akin. Tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya at itataas nila ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar kasama ng mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib ng tupa at itaas nyo ito sa akin.
bilang mga handog na itinataas. Ito ang parte mo sa tupang handog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niyang lalaki. Ialay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang inihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niya. Kasama na rito ang dibdib at hitang itinaas mo sa akin. Sa tuwing maghahandog ang mga Israelita ng mga handog para sa mabuting relasyon, dapat ganito palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niya ay ibibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari, para ito ang isuot nila kapag ordinahan na sila. Ang mga angka ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw. Kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar, kunin mo ang tupa na inialay sa pagtatalaga at lutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya kasama ang tinapay sa basket doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakakain ng karning ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain ito dahil banal ang pagkain ito. Kung may matirang pagkain, sa kinaumagahan dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin dahil ito'y banal. Sundin mo ang iniuutos kong ito sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Gawin mo ang pag-ordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw maghandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar. At pagkatapos pahiran mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw. At magiging pinakabanal ang altar at dapat banal din ang humahawak nito. Ang araw-araw na mga handog. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang mga henerasyon. Ihandog ninyo ito sa aking presensya doon sa may pintuan ng toldang tipanan kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa makapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar. At ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos.